Uy, yung kape mo. Ayun to, puta. Lumig na, sayang. Yun. Ayun na yan. Dito. Meron na akong bagong video na gustong i-ano. Mabilisan lang to, boys. Meron na akong gustong i-discuss. New ano to. New pathway to sa Canada. Hindi siya dito sa Manitoba, sa ibang lugar ng Canada, pero kailangan na kailangan nila ng tao doon. Kung dito sa Manitoba eh ano na, gusto nila ng makadagdag ng maraming tao o doon sa lugar na yun, sigurado mas ano doon, mas kailangan nila ng tao doon. So yun no. Dito sa may ano sa i-discuss ko na new pathway sa pag-apply. Ano to? Mas madali ito sa pag-apply kaysa yung sa ginagawa namin ng mga pag-volunteer. Ganun kasi kailangan mo pa ng IELTS, tapos may mga ano pa, may age limit pa. Dito, yung sa ano ko, yung sa sasabihin ko na new program ng ano ng Canada. Ano to? Hindi na kailangan mag-IELTS. Tapos kahit ano, kahit high school graduate ka lang, tapos walang proof of funds, mga ganun. Nasa critically low na talaga yung ano nila, walang nag-a-apply ng mga trabaho nila doon, kaya ngayon nag-join forces yung federal government ng Canada saka yung New Brunswick na province para i-create tong bagong pathway na to. Ang tawag nila sa pathway na to yung Critical Worker Pilot Program yan. Bale ano, new stream. Kaya mas maganda masimulan niyo nang mag-apply, lalo na yung sa mga gustong mag-apply diyan sa Pilipinas na ano na no, hirap maka-provide ng pang-IELTS nila, ganun. Ito magandang pathway to para sa inyo. Kaya nila na create yung ano na to, yung ano ba to, yung new ano na to, new stream na to, kasi nga nagkakaroon ng labor shortages sa lugar na yan. Tapos mataas yung unemployment rate nila. Tapos sobrang baba talaga ng population nila. Pero ang kagandahan kasi dito sa lugar na to, kahit ganun, maganda yung doon, low cost of living doon. Kung dito sa Brandon, mababa na yung cost of living, mas mababa yung cost of living din sa New Brunswick. Tapos ang kagandahan pa doon, mas malapit siya sa mga lake, sa mga dagat. Parang ano nga doon eh, parang tinitingnan ko, parang maganda siyang bakasyonan kasi parang chillax lang na lugar. Saka mukhang maraming pupunta ng mga sceneries ganun. Kasi nga malapit sa malapit sa sea, sa mga dagat ganyan. Kaya parang maganda doon yung pupunta ka magrelax-relax. Eh, lalo na siguro kung doon ka kung doon ka titira, 'di ba? So yun nga. Maganda pa doon. Hindi mo ka sa mga nahihirapan mag-take ng IELTS dyan sa Pilipinas, ito na yung magandang pagkakataon nyo na mag-apply, na hindi nyo pupublemahin yung pag-IELTS. Kasi dun sa New Brunswick na pilot program na yun, hindi nila nire-require ang IELTS. Tapos kung gusto mo pang kung gusto mong ma-enhance yung pag-i-English mo, sila mismo yung magpo-provide ng 200 hours of language training. Kung gusto mong mag-upgrade pa ng ano mo, yung kung sirap ko mag-IELTS ganyan, sila yung magpo-provide sa iyo ng training pag communicate. Kasi syempre kahit sabihin mo na hindi nila nire-require yon, mas maganda pa rin na makakaintindi ka, saka masasabi mo yung kung anong gusto mong sabihin mo sa mga coworkers mo, which is mga Canadian saka mga ibang lahi. English kailangan, kaya sila na lang yung magpo-provide nun. Isipin mo 200 hours na language training para lang mag-improve yung English skills mo. Ganyan. Sila nang bahala dun. Tapos yung sa mga sa pag-apply namin sa pagbubutcher, hindi mo na kailangan ng mga proof of fund. Kung kunyari, syempre, ano ka naman, iba yung work na gusto mo, usually meron mga proof of fund na kailangan. Ito sa New Brunswick na to, sa new pilot na to, hindi mo na kailangan ng proof of funds. Kahit basta ma-employ ka nila doon,
merong mga companies doon na inalaw ng government na kumuha ng mga OFW, mga overseas workers. Doon kayo mag-a-apply. Tapos, hindi mo na kailangan ng proof of mass kasi pagdating mo doon, meron ka ng work. Ano pa, kahit high school graduate ka lang, laban na yan. Usually naman, karamihan ng mga pathway dito sa Canada, kahit high school graduate ka lang, basta meron kang experience sa work kasi ang kailangan din talaga dito yung mga workers. Kaya, pabor na pabor to sa mga applicants din sa Pilipinas. Sa sobrang tindi pa na ito, sila pa yung magpo-provide sa inyo ng, ano, ng settlement plan nyo. Kunyari, wala kayong budget na, ano, syempre, sabi nga, no proof of funds eh. Sila na yung mag-ano sa inyo dito, yung mga titirahan nyo. Sila na yung gagawa ng program ng plan para sa ano niyo sa pagtira niyo dito sa Canada dun sa New Brunswick kung ma-hire kayo ng mga companies na ano na papasukan niyo. Sila na bahala ron. Bali ano hindi niyo na pupublimahin kung saan kayo hahanap na mas mura na titirahan, sila na yung bahala doon. Kaya mas maganda makuha kayo doon, makapag-apply kayo kagad. So ito na nga yung hinihintay niyo. Ano ba yung mga kung paano mag-apply dito sa ano na to sa new ano na to new stream na to ng Canada. Ano to tatakbo tong program nila na to ng 5 taon para mapunan lang yung ano nila yung population nila doon yung pangangailangan nila ng mga ano ng mga employees. 5 years yun. Merong 6 na participating employers na sali doon. Ito yung cook aquaculture, yan yung group Sabua ba yan? Group Wesco, Imperial Manufacturing, JD Irving Limited, saka yung ano, McCain Food yan. Bale, pwede nyo silang ano, pwede nyo silang pasahan ng CV nyo, saka ng cover letter nyo through sa website nila or sa indeed.ca or sa Jobbank. Pwede rin kayo pumunta sa website ng New Brunswick din yung ano yung lahat yun ilalagay ko na lang yung link para ano madali na lang puntahan sa inyo hindi na kayo magse-search sa Google. Ililink ko na lang lahat. O nga pala yung isasuggest ko sa inyo pagka mag-a-apply kayo, yung gamitin niyo yung ano yung ano ba to? Canadian ready na resume na CV. Meron akong ginawa na video para doon. Tapos kung kunyari kinangangailangan kayo ng format ng Canadian resume, i-message nyo lang ako kung kasama nyo ako sa friend nyo ako sa FB or sing sa FB group. Tingnan nyo lang nandun ako yung admin dun. Message nyo lang ako tapos bibigyan ko kayo ng format ng ano ng Canadian resume para madali kayong maano. Tapos yung paggawa nyo pala ng resume nyo, lalagay nyo na dun yung ano nyo yung work experience nyo. Kasi marami naman, anim na ano yun, na employers yun. Pumili na kayo dun yung pinaka-angkop sa ano nyo, sa skills nyo. Kasi para sa mga skilled worker talaga tong program nila na to. Gusto nila yung magtatrabaho dun sa ano. Saka pang long term yung ano nila dun, yung ano, plano nila para sa inyo. Kaya ano, madaling mag-PR dun. Madaling mag-PR. So yun. Ano yan, ano ba to? Direct hire yan. Kaya mas maganda na ano sila na magpo-provide ng LMIA nyo kung mag-a-apply kayo dun sa mga companies na yun. Mas maganda, simulan nyo na yung pag-a-apply nyo. Kasi sigurado mapupunan ka agad dyan dahil na alam mo naman mga ano yung mga Pilipino, mga uhaw pumunta sa ibang bansa eh. Yun lang muna, mabilisan ang video lang to para lang ma-inform ko kayo kung ano yung mga bagong program dito sa Canada kasi puro na tayo sa pagbubutcher eh. Yan, iba-iba yan na ano na mga agent, na mga ano mga employers, kaya apply na kayo. Ha? Sige na. Ano na, like, share, subscribe, ay mga ganun na, alam niyo na yun eh. Sige na, paalam.